Hi guys, I'm Roy. Sa video ng ito, i-compare natin yung fake Bosch Drake sa original na Bosch Drake. Siyempre, kung paano nyo malalaman kung yung bibili nyo ba ay original. So, let's start! So first, ito po yung ating original. Ito po yung Bosch GSB 13RE na original. So, mamaya po, i-focus natin sila para po malaman nyo kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa. Then, ito naman po yung fake natin na Bosch GSB 13RE. So, focus na po natin sila para po mas makita nyo kung ano yung pinagkaiba nila. So, first dito po muna tayo sa feature nila. I mean, yung mismong drill. Tapos next po, yung sa packaging. Then yung mga manuals, yung mga accessories na kasama. So, yan. Check na natin. So, first po, dito po muna tayo pupunta sa plug. So, ito po yung plug ng original. Actually, lahat po ng Bosch, ganito yung plug. Yung European style po yata yung ganitong klaseng plug. Kami, kasi yung ginagamit namin ng mga plug dito, mga outlet, yung straight. Ang ginagawa po namin, nilalagyan pa namin siya ng adapter. Pero, meron na po kami ginawa na universal yung aming plug. So, minsan, kailangan, minsan hindi. Yung mga extensions kasi namin, straight eh. So, kaya, yun, kailangan namin doon ng adapter. So, dito naman po sa fake. Ganito po yung kanyang plug. So, straight po yung ganito. So, meron pong mga fake na ganito rin yung plug niya. Na rounded, European style. Pero, kapag po ganito, yan, magtaka na po kayo doon kasi halos lahat po ng Bosch. I think talaga lahat ganito. Yung mga tools po namin, lahat ng corded ganito eh. So, ito po yung first niya, yung plug niya. So, ayan po yung isang giveaway na fake po yung bibilihin nyo. Pangalawa po na giveaway dito sa ating drill is yung ito po. Ayan. So, dito po sa Bosch 13RE na original, yung reverse tsaka po forward niya, ganito yung style. Yan. Hindi po ganito. Yan. 13RE po yun ah. Yung ganitong style po ng Bosch is GSB 550 tsaka 500. Kaya ito po yung fake niya. Yan. Kapag po ganito ha, yung reverse tsaka forward niya. Again po, dito po sa ating original na GSB 13RE, yung trigger niya po, wala pong ganito. Ito po yung control niya. Yan. So, dito po sa 13RE, wala po tayo nun. Sa original. Isa po yung dito. Ito po yung lock niya. Yan. So, dito po sa fake, medyo mahirap po siyang pindutin. Yan. Dito po sa 13RE, ito po yung lock niya, which is color black. Mas madali po itong pindutin. Next po. Yan. Dito tayo sa kanyang hammer tsaka drilling function. So, ganito po yung itsura niya. Hindi po katulad ng ganito. So, ito po yung sa original. Then, ito po yung sa fake. Dito po sa ating fake tsaka original, pares po yung kanilang screws na ginamit. Star yung kanilang screws. Yan. Pati ito. Pero yung iba pong mga fakes na Bosch na drills, ang kanilang screws is Phillips. Pero dito, star na rin yung kanilang ginamit. So pupunta na po tayo dun sa kanyang mga code or yung kanyang mga model number. Yung model number po nito sa original, iba-iba po yan. Bawat item. Model po niya, Bosch GSB 13RE. Pero yung kanilang model number is iba-iba po yan. So, dito po, kung halimbawa po, gusto nyong ma-check, gusto nyong i-check sa model number, hingi po kayo ng isang ganito. Tapos, tignan nyo kung para sila ng model number. More or less po, parehas yan ng model number. Pero dito, sa original, hindi ko po alam kung ipapakita sa inyo yung isa pang ganito. Kasi silyado po ito kapag bibilhin nyo. Kaya, yun. So, pero, ito po siya. Dito po sa ating original, meron din po siyang barcode. I mean, ang tawag doon? Yung sa code na dalawang brands. QR code, yan. Dito po sa ating original, meron din po itong QR code. Yan. So, dito po, wala. Ibaliktad po ulit natin siya. Dito po sa ating fake, wala pong logo ng Bosch.
Ito po meron siyang logo. Yan. So, ito, makikita niyo po yung Bosch niya. Nakaangat din. Same with dito. Nakaangat din po siya. So, dito po sa ating Bosch GSB 13R in original, meron po siyang nakasulat na heavy duty. Which is pang heavy duty po talaga ito. Ayan po yung kanilang features. So, dito po meron nakasulat dito, read manual. Meaning po niyan, read manual ha. Dito po wala eh, sa kabila. So, doon naman po tayo sa mga accessories nila at saka doon sa packaging. Kung paano po natin malalaman kung original ba yung bibili natin. So, next naman po, dito tayo sa kanilang packaging. Yung Bosch na original po na 13RE, kadalasan po siya, nakalagay po siya sa hard case. So, ito po yung ating fake na GSB 13RE. Dito po siya nakalagay. Dito po sa ating fake, no? Ginaya niya po yung ating Bosch GSB 13RE. Na ganito. May sticker din po siya. Dito po sa atin, ang sticker po nito, which is yung seal niya, andirito po sa gilid. So, dito po sa part na to, ito na po yung seal niya. Yan. Meron po siyang GSB 13RE. Dito, para pong ginaya niya eh. Meron din siyang bar, meron din siyang ganon. So, pero syempre, may kita po natin, yung model dito is iba. Mali po yung model na ganito kasi syempre po, pinakita na natin yung loob kung ano ba yung itsura niya. So, ito po siya. So, yan po yung fake niya. So, ano po ba yung loob? So, kadalasan po dito sa ating Bosch GSB 13RE, meron po siyang kits na kasama. Meaning, meron po siyang mga maliliit na mga tools na kasama. So, yan. So, ito po yung Bosch GSB 13RE na Freedom Kit na tinatawag. So, meron po siyang mga kasamang ganito. So, medyo madami-dami po yan eh. So, dito po sa kabila, ang kasama po niya, yan, ito lang. Ito po yung handle, ito naman po yung depth guide. Meron siyang manual. Dito po sa ating 13RE, meron din po itong manual. Kaso, hindi ko, na-misplace ko na po yata. Hindi ko po makita eh. So, kukuha po tayo ng isang manual ng drill para po may pakita ko sa inyo yung difference ng manual netong fake tsaka po ng original. So, ito na po yung manual. So, nanghiram po ako ng manual ng Bosch GSB 550. Pero, drill pa rin po nila yun. So, ito po yung sinasuggest ko na inyong starter na drill, ano. Yan. So, para hindi po kayo medyo bitin. So, ito po yung kanyang manual. So, ang kulay po nito medyo brownish. Yellowish-brownish po yung kulay ng original. Dito po sa fake, ano po ito? White. So, parang photocopy lang siya. Pero po, dito sa isa, yan, may kita nyo naman po yung kanilang difference. Ano ba po yung difference nila dun sa loob? Dito po sa ating original, ano, marami pong mga languages. English, France, tapos kung ano-ano pa po, hindi ko na mabasa. Dito po, English lang po yung nakasulat sa kanya, US English. Meron siyang nakasulat na France eh. Pero tignan natin sa loob. Wala. Wala po. English lang siya talaga. Pero po dito sa original, so, natin siya. Meron akong mga nakitang mga, yan. So, may Chinese. Yan. Ito, Arabic. Yata ito. Or, hindi. Indonesian or Malaysian. Yan. Tapos, ayan din. Malay, Malaysian. Tapos, yan. So, nakita niyo po, iba-iba po sila ng languages. Ito sa ating original. Ayan po yung kanyang manual. So, dito po sa ating fake, ano, ito po yung kaparehas niya, which is the Bosch GSB 550. Yan. So, dito po sa video na ito, ito po sinabi na kung ito po yung gusto ko na maging starter kit niyo sa ating drill. Pero wag po kayong magpapaloko ha, baka po ang mabili niyo ay yung fake na part. So, ito po, parang parehas sila. So, same po yung kanilang forward, tsaka yung reverse, napipindot din dito. Pero ang wala po ang ating Bosch GSB 550 na original ay yung ito po. Parang same lang sila, ano po. So, syempre, ganun pa rin. Yung plug po natin, rounded. Pero ito po, syempre, flat. Meron pa rin po tayong logo ni Bosch. Yan. So, ito po yung kanilang stopper or yung lock. Po binaliktad natin. Same po yung kanilang screws. Ito po, star pa rin yung screw.
Tapos, ito pa rin po yung kanilang model number. Siyempre, ito po, iba yung kanyang model. GSB 550 na ito. Ito po yung ating fake na GSB 13RE. So, pero yung itsura po nila ay parang pareho. Yan. So, pag-uusapan naman po natin yung pricing nila, no? Tsaka yung benefit nila, siyempre. First po, doon muna tayo sa benefit bago yung pricing nila. So, dito po sa ating Bosch na original, ano, siyempre, ang number one po dito is yung service. So, kung meron man pong mangyari dito sa inyong drill, mapapagawa niyo po ito. Meron po itong available na parts. Alam mo po, yung carbon, masira or maubos yung carbon, mapapalitan po yan. Yung chuck, or yung trigger, or yung reverse, yan. Meron po itong parts na available dito. Yan po yung number one benefit dito. Dito po sa ating fake. Kapag may nasira dito, wala po itong parts. Kung hindi nyo po kilala kung sino yung seller nyo, lalong-lalong pag po online lang kayo bumili, baka po hindi nyo na mapalitan. Meron po kaming mga kakilala, ang experience po nila dito, isang beses lang nila nagamit, nasira na po agad. Hindi na po nila makontakt si seller. Tapos, yung mga nauubos na po ng carbon, hindi po mapagawa, hindi po mapalitan ng carbon brush kasi wala pong parts na available. Kapag po nasira yung armature or yung makina neto sa loob, wala, sira na po. Hindi nyo na po ito mapapagawa. Sayang lang po yung ating pera dito. Pag-usapan naman po natin yung kanilang pricing. Ito pong original na Bosch GSB 13RE. Ito po nasa 3,000 plus. Pero may kasama na po ito yung case niya. Hard case na po yun. Tapos may mga tools pa na kasama. Ito naman po, mga nasa 13 to 16. So, kung iisipin niya po, parang nakaless kayo ng kalahati. Pero iisipin niyo po, ito po, hindi niyo po ito magagamit ng full capacity. Kapag po ito, medyo nararamdaman yung umiinit, syempre ihihinto kayo kasi ayaw niyo po agad masira eh. So magtatagal po yung trabaho natin. Ito pong original natin. Yan. Hindi po umiinit yung ganito. Kahit po sabihin niyo na medyo matagal kayo mag-drill, hindi po siya masyadong umiinit. Hindi po katulad nito. Ito po, kahit sabihin natin 13, 16, I suggest ipon po muna kayo para po makabili kayo ng original. Pwede naman po kayong bumili ng isa. Meron po yung Bosch na tigo 16, pero yun po hindi po siya pwede sa semento. Pang ano po yun, pang bakal tsaka wood lang. So kung gusto niyo pong makamura, ano, ito po yung sasuggest ko. Ito po yung Bosch GSB 350. Pares po kasi sila ng itsura ng 320. Ito po, pwede lang po ito sa bakal tsaka po sa wood. So wala po siyang hammer function. So drilling lang po talaga ito. So, ito po, nagkakahalaga po ito ng mga nasa 1.6. So, yung fake po natin nasa 1.3 to 1.6 din eh. So, kung pang wood lang naman po siya, pang bakal, okay na po ito. Pero kung gusto niyo po ng pang semento, ano, ito po, yung starter na isasuggest ko sa inyo. Yung Bosch GSB 550. Yan. Ito po, pwede po ito sa semento. So, pang matagalan, pwede po ito. So sa mga tools po, medyo alalay lang din sa paggamit para mas tumagal po inyong mga power tools. So reminder lang po, ano, hindi po yan lagi nasa gumagamit kasi kapag po yung tool nyo hindi talaga magtatagal or katulad po ng mga fake, ano, kung kayo po gagamit fake or original, sa tingin ko kahit gaano kayo kaingat, kahit gaano kayo kabarubal gumamit, yung fake po mas mauunang masisira yan kesa dun sa inyong original. Yan po. So, if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments, ano po, regarding dito po sa ating topic, comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin siyang sagutin. So, yun na po. Thank you!